update ulit tayo guys dito sa aming Pajero. So ito, makikita ninyo, nire-revolution ko na yung aking Pajero. After ko siyang gawin, ulit-test ngayon, nakita ko kung wala na siyang usok. Gusto nyo bang malaman kung anong ginawa ko? So syempre, papakita natin sa inyo. Meron nga pala tayong special na bisita ngayong araw na to. Sino yung bisita? Ayun guys, oh. Yon si Bayao, di ba? Okay. So, siya yung magme-mekaniko dito sa ating sasakyan ngayon dahil gusto niya na matuto rin daw siya. So, eto na nga. Ayan. Puro kalokohan agad yung unang ibinanat. So, ini-ready na natin yung mga kailangan gamitin. Yan. Actually, guys, nagkaka-idea na kayo kung anong gagawin natin. Yes, mag-change oil tayo kasi malaking bagay din ang langis kung bakit nag-uusok ng maitim ang isang sasakyan. Dito. O, yan. Mata, sagis na sa'yo na atilene mo yung lubricant. Ayan. Pakita mo yung flashing natin. Ayan. Parang robot yan. At dahil natenga ng ilang taon itong Pajero na to guys, mas minabuti ko na gumamit muna ng flashing para makatulong na matanggal yung mga naipon na carbon build up at dumi sa loob ng makina natin. Ayan. So kinakabit na ni Bayao yung battery at syempre, ipaprime niya ulit yan dahil nga kapag natenga ang isang sasakyan, kagaya nito, bumababa yung kanyang diesel. So, i-start na natin to. Tapos, hihintay lang naman natin guys na uminit yung makina niyan. Mag-circulate lang muna yung nilagay natin na engine flushing. Tapos, maya-maya, mag-drain na tayo. So, habang hinihintay, ito. Ang ginawa ni Bayao dahil nakita namin na maraming leak sa may bandang transmission, sa may bandang oil pan. Okay, so gumamit muna kami ng degreaser. Okay, so since mainit na yung makina, pinatay at pinasok na natin lahat ng gagamitin. Yung batsa na pagsasaluhan ng ating langis, tapos yung tools. 17 mm na socket wrench para tanggalin yung drain plug. Ayan. So hindi matanggal ni Bayao yung drain plug, kaya ang nangyari, sumuko agad siya. Ikaw nga. Tapos iyan naman naman sa akin. So, syempre, dahil no choice, ako na yung iilalim para buksan ngayon yung drain plug at ako na yung magtatanggal, di ba? Ayan, so konting pwersa lang talaga ang kailangan. Walang kalakas-lakas. Ay, sumama. So, may ano. So, hintayin lang natin tumulo ng tumulo yung langis. Tapos, syempre, kasabay na papalitan natin dyan yung filter. So, nakikita nyo yung 14 mm bolt na yan. Bubuksan mo yan, guys, kasi masyadong malaki yung ating filter. Tapos, nakasalo siya. So, maraming langis yan. Kapag binuksan mo yung mismong filter agad, maliligo ka ng langis dyan. Kaya, ang binubuksan namin dyan, yung bolt muna para tumulo muna yung laman na langis nung oil filter. Ayan, tatanggalin ko lang yung bolt na yan. Tapos, makikita nyo tutulo na yung langis dyan. Yan. So kapag natapos ng tumulo lahat ng langis dyan, pwede na nating tanggalin ngayon yung filter gamit yung ating oil filter wrench. Tapos pagkatanggal ko, ayan tingnan nyo, wala ang tumulo sa akin dahil nga naubos na. Tapos since tapos na rin madrain lahat ng langis sa ating oil pan, ibabalik na natin yung drain plug. Yan. Sikipan nyo. Make sure guys na sisikipan nyo ang drain plug. Tapos, bago ikabit yung oil filter, syempre, kailangan ninyong ugaliin na i-lubricate yung pinaka-o-ring niya. Gamit nga pala yung ating bagong langis. Ayan, Repsol Giant, 7 liter yan. Yan na rin kasi yung ikakarga nating langis mamaya. Tapos, kinakabit ko na yung filter. Dito guys, kung kanina gumamit tayo ng filter wrench, pero dito naman, kamay lang. Hand tighten. Kung ano yung pinaka-kayang sikip ng kamay nyo, yun na yun. Tapos dahil maraming natuluan ng langis, eto na naman gagamitin natin yung Aeropack degreaser para matanggal yung mga pinagtuluan ng langis para makita natin after test drive kung meron pa tayong leak. Tapos eto na yung ating model si Bayao. Lalagyan na niya yung ating Repsol Giant 15W40 first ever na 7 liter engine oil. Okay, yan ang kauna-unahang 7 liter engine oil globally.
Saktong-sakto dahil 6.5 liter yung ating makina capacity. So magtitira lang tayo ng 500 ml dyan. Pero si Bayo muna yung pinagsasalin natin para matutunan niya rin. So may liter indicator naman tong ating Repsol Giant. From 7 liters, so malapit na siya sa 4 liters. So ibig sabihin nakaka 3 liters pa lang tayo. So marami pa tayong kailangan isalin. Kakarga ko rito siguro mga 5 liters lang. Tapos susukatin natin sa dipstick kasi sisip-sip pa ng langis yung filter eh. So ngayon start ulit ni Baya yung makina para naman sumipsip ng langis yung filter natin. Tapos habang umaandar yan, hintayin lang natin mga ilang minuto hanggang makaikot yung bagong langis na sinalin natin. Tapos ngayon, papasukat muna natin kay Baya kung ano yung level ng langis para malaman natin kung kailangan pa nating magkarga ulit. Ayan. So makikita ninyo halos hindi pa siya umabot dun sa unang level kaya kailangan pa nating magkarga ulit. Tama na yan. Ito na siya. Okay na yan. 6.5 liters. Ayan. Tapos na tayo mag-change oil. Balit yung ginamit natin na langis. Bago nating model harap. 7 liters na Repsol Giant 15W40. Bili na kayo. Panalo to. Pasa likod. Pausa. At ngayon nga guys, ito na ang moment of truth. After nating mag-change oil, pinapunta natin si Mrs. para i-check yung tambucho natin kung lalabas yung puso. Pero ayan, diba? As of now, 3000 RPM pa lang yung ginagawa mong revolution dyan. Pero sa 3000 RPM, wala masyadong lumalabas na puso. May mga manipis pero at least hindi na siya kasing itim ng dati. Maya-maya, tataas ko pang RPM yan. Gagawin ko pang 4,000 RPM. Pero makikita ninyo na halos wala nang masyadong usok na lumalabas. Konting-konti na lang, diba? Change oil lang pala ang kailangan, Repsol. Wala nang masyadong usok.